Kaugnay naman ang taya ng panahon, makakapanayam natin ngayon si Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang umaga, Ginoong Lois. Yeah, magandang umaga, Kara. Sir, anong bahagi po ng bansa makakaranas ng magandang panahon ngayong araw ng mga puso, February 14? Okay, ang forecast po ng Pag-asa, almost sa buong archipelago magkakaroon tayo ng mga kaulapan at mga scattered rain showers and thunderstorms. At nang kakaroon na nga po dito ng mga pag-ulan dito sa may southern Luzon at dito na rin po sa northern part or northeastern part ng Mindanao. So yan po ay magpapatuloy at by tomorrow, aakyat po yung konsentrasyon ng pag-ulan dito sa may Visayas at southern Luzon. So itong weather system na ito magbibigay talaga ng pag-ulan kahit hanggang sa Thursday pa. So Visayas po medyo uulanin, sir? Sir, inaasahan natin na uulan. Actually, baka sa madaling araw. Mm-hmm. Nabalitaan po namin na meron daw pong namumuong sama ng panahon or low pressure area. Ano po yung direksyon na tinatahak nito, sir? So far, ang nakikita namin ay medyo mababa pa rin yung kanyang tracking, ano? Pero westward siya. So, kung sakasakali, ang maapekto ang kaagad nito ay ang Mindanao at ang Visayas. Pag ito po ay lumapit na sa mga lugar na to. Magiging ganap na bagyo po ba ito, sir, sa inyong pagtaya po? Sa ngayon, hindi pa natin nakikita, no? Pero ang mga kondisyon na nakapaikot sa kanya, yung environmental conditions ay sasabihin namin favorable. So, kailangan namin bantayan itong mga kaulapan na ito. Sir, sinabi niyo po, bagamat malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng magandang panahon, merong mga lugar, particular sa Visayas at Mindanao, na makakaranas ng ulan. Malakas na ulan po ba ito? Ano po ba ang dapat paghandaan ng ating mga kababayan na nakatira dyan sa mga lugar na yan? Yes, inasahan natin yung moderate to heavy rainfall. Sa ngayon, itong araw na to, dito sa may northern at southern part ng Mindanao, kasama na rin siyempre kahit pa paano yung central, ano, at dito rin po sa may Visayas area. So, pinapaalalahan po natin ang ating mga kababayan na ang mga system na to magbibigay talaga ng mga pag-ulan. So, iba yung ingat po ang aming paalala po. Paano naman po yung ating mga dagat? Magiging maalon po ba? Safe po bang maglayag ngayong araw? Sa ngayon, yung mga eastern part, lalo na dito sa Mindanao, yan po yung medyo wag nating subukang maglayag. Ano po? Dito naman po sa may Luzon at Visayas, kung malilit sa sakyan dagat, ay huwag na rin po maglayag. Yun na lang po siguro makakakuha ng yung medyo malalaking vessels. Yun na lang po ang pwede maglayag. Okay, maraming salamat po, Ginoong Jory Lois ng Pag-asa.